makate, mapula, magalasgas, mamasa-masa, may amoy at pabalik-balik. Naku, baka fungal infections na yan. Ang mga sakit sa balat katulad ng alipunga, hadhad, buni ay dahil po sa fungal infections o tinatawag natin na tinea infection. Pwede po itong kumalat sa buong katawan. Pwede kang tubuan ito sa mukha, sa braso, sa leg, sa ulo, sa kuko. Pwede rin. Pero wala kang dapat ipag-alala dahil po ang fungal infections ay madali lang gamutin. Meron pong mga gamot para dito. Hadhad, buni at alipunga, isa-isahin po natin yan. Unahin na po natin yung hadhad. Ang hadhad po ay matatagpuan sa singit. Ang karaniwan po na nakakaroon nito ay mga kalalakihan dahil marami pong mga lalaki na atleta katulad ng basketball player, football player, runner, kahit na ano pa pong sports yan. Kahit nga yung mga mahilig mag-gym or mag-exercise, prone sila sa pagkakaroon ng hadhad dahil lagi po silang pawis. Dahil nga lagi silang pawis, panigurado na yung singit niyan, yung mga singit-singit ng mga kalalakihan na yan ay sobrang pawis din, di ba? Ang hadhad po ay matatagpuan sa singit, ito ay mapula, makate, mamasa-masa, yung iba nagbubutlig-butlig at dahil na sobrang kate nito, yung iba po ay nagsusugat-sugat na dahil hindi nila mapigilan na kamutin. Maiiwasan naman po ang pagkakaroon ng hadhad. Kunwari, after mo gawin yung sports na gusto mo, after mo mag-gym or mag-exercise, siguraduhin mo na maligo agad. Sabuning maigi ang mga singit-singit, tapos noon, after banlawan, tuyuin mo siyang maigi bago ka magdamit. Kung nasa bahay lang naman po, hanggat maaari magsuot po tayo ng maluluwag na brief or panty, or wag na lang mag-brief at panty at all. Magsuot na lang po ng boxers or maluwag na shorts. Next naman natin ay alipunga or athlete's foot. Ang athlete's foot po, tinawag siyang ganito dahil ang mga karaniwang nakakaroon nito ay yung mga atleta. Bakit? Dahil nagkakahawaan sila dahil isang banyo lang po ang pinaliliguan nila. Ang alipunga or athlete's foot ay nakikita po ito sa pagitan ng mga daliri sa paa. Yung mga ganitong part sa paa. Mga laging kulob ang paa, laging nakamedyas, laging nakasapatos, laging pinagpapawisan ang paa. Yan po yung gustong-gusto ng mga fungi. Diyan sila nagta-thrive or nabubuhay doon sa mga mamasamasang parte. Paano mo nga ba malalaman kung alipunga lang or talagang mabaho lang ang paa niya? Ang alipunga po kapag po yung gilid ng mga daliri niyo sa paa ay namumula, makate, mamasa-masa, nagsusugat-sugat. Yung iba po, parang pag hinawakan mo siya, parang alam mo yung magalasgas, parang may kaliskis. At nangangamoy. Paano nga ba iwasan ang alipunga o athlete's foot? Makakatulong po na yung pag-uwi nyo ng bahay, ayan, maghugas kayo ng paa, gamit yung maligamgam na tubig kung galing kayo ng sapatos, maligamgam na tubig, tapos sabunin yung maigi, yung mga gilid-gilid, yung buong paa nyo, lalong-lalo na yung mga gilid-gilid ng daliri. Sabunin yung maigi, banlawan, tapos tuyuin yung maigi. Ganun din po ang gawin nyo kinabukasan bago po kayo pumasok ng trabaho, bago kayo mag-medyas at magsapatos. Siguraduhin po na laging tuyo yung paa nyo, lalo na yung gilid ng mga daliri. Kung hindi naman po may iwasan, alam mo yung kung pawisin talaga yung paa mo, gumamit ka ng foot powder. Yung foot powder po, papanatilihin ito na dry or tuyo yung balat mo. Sobrang makakatulong din kung hindi mo kukulubin yung paa mo, kung magchinelas ka lang or magsasandals, pero kasi diba minsan, hindi natin mapipigilan yun na magsapatos at magmedyas, lalo na kung papasok tayo ng trabaho, diba? Kaya, ang pinakamagandang gawin, yun nga, tuyuing maigi at gumamit ng foot powder. Tapos, sa bahay naman po, dalasan natin ang pagpapalit ng tuwalya, ng kumot, pati na rin ng bedsheet. Next natin ay buni o ringworm. Dito sa butika namin, maraming nalilito sa buni at an-an. Kumbaga, akala nila yung buni at an-an ay parehas lang. Hindi po. Ang buni po ay ringworm. Tapos yung an-an, yung mga puti-puti po sa balat natin. Itong ringworm po ay kahit saan ay pwede kang tubuan. Mapamuka sa braso, sa leg, sa tiyan, sa likod. Kahit saang parte po ay pupwede. Ringworm ang tawag dito dahil hugis po niya ay ring. Bilog po siya. Mapula at magalasga. Yung iba po, may makikita kayo na parang yung bilog lang, doon lang namumula, tapos parang papakunti na hanggang makarating sa gitna, wala na. Meron namang iba na buong bilog na yon ay namumula at parang may mga butlig-butlig. Napakarami ko nang nakita na merong ganito sa mukha
At lahat po ng nakita ko na yon ay mga bata. Mga bata pa, mga baby pa talaga. Alam mo yung hindi pa nakakalakad, mga buhat pa ng nanay nila. Tapos syempre mga baby yon, yung ringworm, makati yon. So sila, hindi nila napipigilan na kamut-kamutin. Kaya nagkakasugat-sugat. Paano nga ba gamutin ang mga fungal infections na to? Ano yung mga gamot na mabibili mo sa butika? Dahil nga ang hadhad, buni at alipunga ay mga fungal infections, ang makakagamot po sa kanila ay mga antifungal creams o yung mga pamahid na pamatay ng fungi. Ilan sa mga pamahid na mabibili nyo sa butika ay itong mga to. Generic itong dalawa, Ketoconazole, Clotrimazole. Ang Canisten po ay branded ng Clotrimazole at itong isa ay Trocid. Thioconazole naman siya. Kung mapapansin niyo po, yung mga dulo ng pangalan niya ay may mga azole. Ketoconazole, Clotrimazole, Thioconazole, o diba? May mga azole sa dulo. Ang mga presyo po nila nagre-range sa 90 pesos hanggang 165 pesos. Paano naman sila ginagamit? Ang mga pamahid po na to ay ginagamit dalawang beses po sa maghapon. Dalawang beses. Yung una po sa umaga, after mong maligo, ayan, magtuyo ka ng maigi, tapos ipahid mo siya. Kunwari, meron kang ringworm dito sa mukha. Ayan, ipahid mo siya, manipis na manipis lang. Kung may hadhad ka naman, ayan, mag-a-apply ka sa singit. Manipis na manipis lang at siguraduhin nyo na patuyuin nyo muna siya bago po kayo, bago nyo patungan, kunwari, magkasot kayo ng panty or ng brief. Para din masigurado na ma-absorb talaga siya ng balat natin. Yung pangalawang pagpahid naman po ay sa gabi. Bago ka matulog, maglilinis ka ulit ng katawan. Ayan, linisin mo maigi yung part na lalagyan mo. Tuyuin mo rin maigi, tapos yun. Tsaka ka na magpahid. Gaano naman katagal ang gamutan? Usually po, 2 weeks na gamutan o 2 weeks na pahidan. 2 weeks, 2 times a day. Paano kung wala pang 2 weeks na wala na? Nawala na yung pamumula, nawala na rin yung pangangate. Kunwari, 10th day mo, pang 10 araw mo, ay nawala na siya. Mag-extend ka pa. Mag-extend ka pa, ipagpatuloy mo pa ulit ng isa pa ulit na linggo para sigurado na hindi na talaga siya babalik. Para sigurado na patay na talaga yung fungi. Kung hindi naman po kaya ng budget, yung mga nabanggit ko na pamahid kanina, pwede rin naman kayong gumamit nitong mga to. Mas mura po sila, antibacterial at antifungal creams naman ito. Bioderm ointment, pati po ang Catchalis ointment. Yung iba naman, ginagamit nila yung BL cream. Hindi ko nga lang po isasuggest na gamitin nyo yung BL cream, lalo na kung medyo matagal nyo gagamitin, yung matagal na pahidan or gamutan. Bakit? Panoorin nyo po yung BL cream at BL soap video ko. Ilalagay ko po yung link dito sa baba. Ang mga fungal infections po, kahit na mabilis lang ito gamutin, dapat po hindi natin ito pinagwawalang bahala. Kailangan pong gamutin ito dahil nakakahawa siya. That's all for today. Para sa iba pa pong videos na katulad nito, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang channel namin, Team Castle Vlogs. Meron din po kaming Facebook at TikTok account, Team Castle Vlogs din po. So, ulitin, bye!